apat ang nasawi sa pagbagsak ng tulay sa Loay, Bohol kaninang hapon. Kasama na rito ang isang turistang Austrian national. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Amerikano! Kauban doon lang! Kitang-kita sa video na ito ang pagkukumahog ng mga rescuer sa pag-angat ng katawan ng isang lalaki sa Lobok River na sakop ng bayan ng Loay sa Bohol. Maya-maya pa, sinubukan na siyang i-revive ng rescuer. Sa isa pang bahagi ng video, pilit pa rin nire-revive ng mga medic ang lalaki kasama ang isa pa. Pero, best na lang. Ayon sa Loay PNP, apat ang nasawi sa pagbagsak ng tulay sa kanilang bayan kaninang hapon. Kasama na rito ang turista na si Michael Auschan na isang Austrian national. Mga residente naman ng Bohol, ang tatlong iba pang nasawi. Ay, ginawa ko! Sa isa pang video, makikita ang isang kotse na tila sumabit sa isang bahagi ng tulay kaya't hindi tuluyang nahulog at kasamang nalubog. Katabi lamang ng bumagsak na tulay ang bagong tulay na bubuksan na sana ngayong Hunyo. Ayon sa mayor ng Loay na si Lahar Ayuban, pasado alas 4 bumigay ang tulay. Dekada 80 pa raw itinayo ang tulay. Yung bagong bridge na ginagawa is ongoing pa. Kaya yung mga jeepneys, yung mga truck doon pa sa off-bridge dumadaan. So siguro, unfortunate po, nag-collapse. Opo. Pwede hindi kinaya yung load yung sasakyan. Naapektuhan din daw ng 2013 earthquake ang tulay, pero hindi naman daw ito nasira. 2013 po, 2013. Yung earthquake. Opo. So nasira nga po siya dahil doon. Actually, hindi naman talaga nasira. That's why, after the earthquake, there was a recommendation na kailangan magbago ng bridge. Pero passable pa rin yung bridge na yon. Ayon naman sa PNP, 20 biktima ang nakaligtas. Kasama na si Julia Auschan, asawa ng namatay na Austrian national. Nasa 10 four-wheel vehicles ang bumagsak. Patuloy pa rin ang ginagawang retrieval operation sa mga ito. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.